Daisy D. Elvira Dado. Roylan Asas. Yeah, shoutout. Pakinggan natin si Chris Untog. Maya-maya, pag madami-dami na. Pagdadami. Si Chris Ulo. Tumatagal, tumatalin. Marlita Garcia. Siyadong matalino, tapang. Rantec TV, shout out sa'yo. At nabudol daw siya ng digong. Walang yung buhay. Baliktad na ngayon. Si digong na nakabudol. Walang yung buhay talaga. Hindi mo talaga masabi yung buhay ng tao. Dala siguro ng pangangailangan tayo magagawa. Hanggang natin si Chris. Ito siya. Chris Julo. Dati. Lumalabas nga, ikaw ang nakapambudol eh. Niloko mo kami sa mga matataling haga mo mga salita eh. Yan si Pulong. Pag nalaman ko nakadroga, nagdroga yan, may kinalaman sa droga. Mapapatay ko. Wow. Pati yung pulis, napapatay sa kanya. Susuportahan ko. Tapos na sabihin niya, kaya rin si BBB, hindi niya rin sinabi na may kinalaman sa, na nagdodroga. Kilala niya raw. Kaibigan niya. Hindi pa sila ganun ka-close. Alam ko naman dito toong nagdodroga si BBBM. Kaso, mapag-aaralan mo yung mga salita niya eh. Alam daw niya na hindi nagdodroga si BBM. Bakit makita mo ba siya araw-araw? Lagya ka. Iksabihin, gusto mong, ayaw mong maniwala doon sa iba na nagsasabing nga si BBM ay nagpupulburon, eh gusto mong paniwalaan ka namin. Anong pagkakaiba nyo? Halimbawa, si Maharlika. Anong pagkakaiba nyo kay Maharlika at saka sa kay, I mean, anong, ikaw ba meron ka bang intelligence sa ano, kumbaga, para si Duterte, sinasabi ni Duterte, bangag. Ikaw ba, may hawak ka ba kahit ano man lang na para patunayan na si BBM nga ay hindi nagpupulburon? Eh gusto mo, paniwalaan ka nung nanonood sa'yo ng tao na ikaw ay mas tama kaysa kay Presidente Duterte. At sinasabi mo, nabudol ka. Paano ka nabudol? Diba? Paringgan natin to. Kaso, mapag-aaralan mo yung mga salita niya eh. Aaralan daw. Paano yung close na close mo pa? Hindi mas lalong di mo binulgar yun. Eh lalo na si Gibuloy. Ang tagal nyo na magkaibigan. Hindi pa yata kayo parehas panot. Ay, panot. Sorry. Hindi pa yata kayo parehas matanda. Magkaibigan na kayo. At di mas lalong marami kang alam sa kanya. Kaya baka hindi mo lang sinasabi. Kasi magkaibigan kayo. Yun natin. Hindi nadadala ito sa salita.
we presidents at one time or another have that solemn duty, sacred duty to protect the Filipino people. Ikaw, yung jurist, baka scholar ka pa dyan. Huwag mo ako mag- Hindi mo naiintindihan. Alam mo, sir, ha? Alam mo, Sir Digong? Oo. Hindi mo naiintindihan, eh. Ah, sige, paliwanag mo, Chris. Hindi mo naiintindihan, sir. Ano sabi? Ba't yung nasasabing hindi mo naiintindihan? Ah, sige. Pagpa pumuporma ang mga coast guard natin doon at pinapayagan yung mga manging isda doon natin, ay mga isda doon, habang ina-assist, binabantayan ng mga coast guard, nag-aaya tayo ng gera. Ano sa palagay mo? Ano sa tingin mo, Chris Untog? Alam niya. Ha? Nag-aaya tayo ng gera? Ano sa tingin mo? Ibig mo sabihin, ganito ba tayo kabuli? Ganito ba tayo walang ka ano-ano doon sa West Philippines na hindi man lang kahit isang Pilipino, hindi man lang pwedeng magawi doon. Kahit isang Coast Guard doon, hindi man lang pwedeng magawi. Kat- Pwede naman. Pwede ka naman pumunta ron, Chris Ulo, Chris Untog. Pwede ka naman magpadala ng Coast Guard doon. Bakit hindi sila magpadala ng Coast Guard? Kaya lang, siyempre, ang sinasabi ni Presidente Duterte, ang tinitingnan niya rito, yung kapakanan ng kanyang mamamayang Pilipino. Hindi yung puro kayabangan. Eh, ano masabi nga ni Duterte? Magdidig kami rito ng parang langis o ano. Ang sabi ni Xi Jinping, there is trouble pag ginawa yon. So, sasabihin mo, duwag si Duterte. Eh bakit hindi ngayon nagagawin ni Bongbong Marcos? Eh may backup pa siyang Amerika. Di ba? I mean, kasi kayo, ang problema sa inyo, hindi ko alam kung bakit ganyan ka mag-ano, siguro gusto mo lang kumita ka lang dyan sa vlog mo, pero tandaan mo, ang isang presidenteng matino, yung nasa ustong kaisipan, yung hindi nagpupulburon, hindi niya ilalagay sa panganib yung kanyang mga mamamayang pelit, mga tao, basically. Di ba? Eh gusto mo kasi, nang magyabang ka, sasabihin mo, pinapabayaan, ba't hindi ka nagdala ng Coast Guard doon? Bakit magkakagera? Eh bakit hindi niyo subukan magdala ngayon ng Coast Guard doon? At pangisdain niyo ng pangisdain doon. Tingnan niyo kung madala mo yung ano ng Amerika doon. Ang mahirap sa'yo. Makapuna ka lang, wala ka sa lugar. Tapos may sinasabi ka pang yung papel na sa UNCLOS. Eh hindi nga kinikilala ng ano, bakit hindi ngayon implement ni Bongbong Marcos? Sige, dalhin mo yung papel doon at sabihin mo, ay, ito yung ano ng UNCLOS. Nanalo kami rito, layas kayo dyan. Diba? Eh, mahirap sa'yo. May paano-ano ka pa. Tuwa na may nanonood sa'yo na, alam mo, Chris Untog, kung yung sinasabi mo yung ginawa ni Presidente Duterte, sa tingin mo, nagbablog ka pa ngayon? Wala ka na ibablog ngayon. Baka hindi ka, baka wala ka na ngayon, baka namamalimos na tayo pare-pareho dahil sa kahirapan. Diba? I mean, yung mga logic mo, mga kayabangan ba yung sasabihin papel lang yan. Totoo na may sinasabi ni Duterte, papel lang yan. Hindi nga, anong sabi ng China doon, hindi niya kinikilala yung hatol ng UNCLOS. O sabihin na natin, sige, sabihin na natin ngayon na si Duterte naduwag at nabudol ka.
Eh bakit ayaw ngayon kung magaling pala si Bongbong Marcos, bakit hindi niya gawin ngayon yung sinasabi mo? Bakit kung saan siya nagpupunta? Sabihin mo kay Bongbong Marcos, yung mga sinasabi mo, eh gawin niya na ngayon para, kasi nabudol ka mo ni Duterte, ikaw hindi. O gawin niya na yung sinasabi mo. Padala ka ng Coast Guard doon, pabantayan mo yung mga fisherman natin, tingnan mo kung ano mangyari. Di ba? Matatapang kayo eh. Nasabihin mo, nabudol ka ni Duterte nung bilib na bilib ka. Pag nawala si Bongbong Marcos, napalit si Sara Duterte, nabudol ka rin ni BBM. Alam mo, Chris Ulo, matuto kang umintindi. Hindi basta-basta yung sinasabi mo na magkaiba yung nakikipag-diskusyon ka o nakikipag-argumento ka sa kabilang bansa. Magkaiba yung dito ka sa loob ng Pilipino sa Pilipino. Dito, pwede mong i-insist. Eh, dito nga lang, hindi nasusunod yung batas eh. Di ba? Kayo nga, sinasabi nyo, si Kibulo hindi sumusunod sa batas. Eh lalo naman yung China. Diba? At sa tingin mo, i-honor na. Hindi nga nila, sinabi na nga ng China, hindi nila kinikilala yung resulta sa UNCLOS. Ano, gusto mo? Magpapadala ng Coast Guard doon si ano, ng ano, para lang bantayan yung manging isda, para magkaroon ng konfrontasyon. Eh, alam mo naman na hindi tayo mananalo sa konfrontasyon. O bakit ngayon may andyan ni Amerika, bakit hindi mo sabihin kay Bongbong Marcos, abi, Mr. President, ha, magaling ka. Dalin mo na doon yung mga Navy, bantayan mo yung manging isda doon. Diba? Pinagbabas sa live ni Libag, inaaway ko rin. Ang problema kasi dito sa mga vloggers na ito, hindi kayo ano eh, masyado kayo nakapokus sa pagkita nung magkaiba yung TBJ, magkaiba yung political ano. Kasi dito sa sa political vlogging resulto, dapat maintindihan mo na ang dapat na pinag-ano mo dito, yung kapakanan ng tao, hindi yung kapakanan lang ng sarili mo. Eh kung susundin ng gobyerno yung sinasabi mo. Halimbawa, hindi sumunod si Duterte sa sinasabi mo dahil nabudol ka mo, sige. Eh kung sumunod ba si Bongbong Marcos niya sa sinasabi mo, ano resulta niyan? Makakapangisda pa rin yung manging isda. Alam mo, may pagkatonto ka. Di ba? Parang ganito lang yung Chris Untog, no? Nag-aagawan kayo sa isang banggana ng kapitbahay nyo. Sinasabi mo, akin yan, magtatanim akong halaman. Tapos sabi ng isa, hindi ka pwedeng magtanim dyan. Pero dahil matapang ka at yung kapitbahay mo may armalite, ikaw ay kutsilyo, ipipilit mo ngayon magtatanim ka ron. Tapos babantayan mo dahil ikaw yung nagkiklaim eh. Yung pagtatanimin mo, yung mga anak mo, di ba? Para baka may anihin sila, kumain. Tapos babantayan mo, daladala mo yung kutsilyo. Sa tingin mo, hindi ka armalite nung kapitbahay mo. Kaya mo, kano magagawa mo doon? Kutsilyo lang yung hawak mo. Pagka ganun, nabudol na yung mga anak mo na nagtatanim doon, nabudol sila mo. Nabudol mo sila. Dahil ang pahiwatig mo, eh ikaw ang tatay, matapang ka. Walang yata. Alam mo, sinasabi ko parati, maging realistic tayo. At pag naging realistic tayo, hindi tayo mapapahamak.
Ruth at Bong, shout out siya, Merlin Manning. Di ba? Dapat alam natin kung ano yung kakayahan natin o, at kung sa paano gagawin natin doon sa kakayahan natin. Eh wala nga tayong kakayahan makipagbanggaan eh. Sa tingin mo, bubulihin ka ng China kung kasinlakas ka nila. Kung magkasinlakas kayo ng military power, sa tingin mo, bubulihin tayo ng China. So, anong dapat mong gawin doon? Huwag mo sisihin yung kahit sinong presidente. Maski na yung presidente mo na yan, walang magagawa yan. Pinaka-resulta ng gagawin yan, magkagyera. Anong dapat ginawa ng mga nakakaraang presidente? Dapat pinalakas niyo yung military, ano nyo? Yung military for ano ng Pilipinas. Dapat, hindi sila na nagnakaw ng nagnakaw para tumaas ang tingin sa atin ng ibang bansa at para magkaroon tayo ng military power. Hindi po pwede yabang lang ang itatapat mo doon sa mga militar ng military power ng China, Chris Untog. Hindi po pwede yung vlogger, yung mga sinasabi yung mga vlogger, eh man, tatahimik na China. Mga uwas din ito. Para. Eh kinukundi na nga sila ng maraming bansa eh. Hindi pa sila nananahimik. Tapos, sasabihin mo, dapat magpadala doon ng Navy habang nangingisda. Eh gago ka ba? Ano? Gusto mo malusaw? Talagang maubos na yung isla natin. Tandaan mo, kapag ka nagkaroon ng kaguluhan dyan at nasalpakan ng mga insikyan, hindi mo na makukuha yan. Diba? SMS, kay Chris Hull, ano opinion sa latest warning ni Senator Reyes pagdating naman sa Pilipinas sa 100 billion? Eh, siyempre, yung paglalagay nila ng base militar, masyado kayong mayabang. Alam mo, kahit sino taong mayabang, walang nararating yan. Alam mo, ang taong matalino, tandaan mo, Chris Hull, marunong tumanggap ng kahinaan at kamalian. Ang taong bobo, yung feeling na malakas siya kahit hindi. Eh pwede mo naman kausapin yung China eh. Bakit kailangan mong barubalin? Di ba nakita sabi niya, nag-usap-usap sila, nandun pa nga daw si General Anyo eh. Tapos ko ano-ano sinasabi niyo? Manging isda. Hindi ko sinasabing huwag mangisda o ano. Ang sinasabi ko dito, maraming masasakripisyo dahil sa pagiging mayabang nyo. Eh, ano kayong klase pinuno ng gobyerno? Halimbawa, meron kang limang anak. Yung isang anak mo nangingisda doon. Yung anak mo nandito sa kalupaan. Huh? Ngayon, dahil hindi makapag-isda yung anak mo doon, awayin mo ngayon yung China para makapag-isda yun lang yung isang anak mo. Habang itong ibang anak mo, ang kinabubuhay nito, nagsasaka, nagugulay, yung apat na anak mo, pero yung isang anak doon, dahil hindi makapag-isda, kailangan gyerahin mo yung China para doon sa isang anak mo. Na alam mo, pag ginyera ng isang anak mo, madadama yung apat na anak mo. Ano gagawin mo? Sige, kung ikaw ay isang ama, ano gagawin mo? Ililigtas mo yung isang anak mo na hindi ka nakakasiguro na mananalo yung isang anak mo. O makikipag-uusap ka na lang para yung anak mong mangingisda ay may chance ang mangisda at yung apat na anak mo ay hindi maperhisyo. Eh gusto mong mangyari.
Dahil nangingisda doon yung anak mo, mamamatay yung isang anak mo. Kailangan, sakripisyo mo yung apat na anak mo. Bakit ka mo? Eh kung magkagera to, didamay din yung apat na anak mo. Hindi na pinag-uusapan dito yung batas-batas. Hindi nga kinikilala ng China yung batas eh. Fake news ako, ang tanong po, ilan ang anak? Sabi ko, kung may lima kang anak, yung apat mong anak nasa lupa, yung isang anak mo nangingisda, di ba? Isasakripisyo mo ba yung apat na anak mo doon sa isang anak mo na pwede mo namang yung anak mo, sa kausapin mo lang yung pinangingisdaan, baka naman pwede kaming mangisda dito. Ganun lang kasimple yun. Ngayon, kung meron kayong sapat na military power para ipagtanggol yung ano mo, di sana nga ginawa na nung araw pa. Eh, problema kasi, Chris, unto. Panahon pa ni Noynoy Aquino yan nung nakakaraan. Usapin na yan. Bakit pa? Ano ba? Late ako, girl. Pesay de la siya. Hindi ganun ang ano, hindi ganun ang logic doon. Kasi hindi naman po pwede, Chris Ulo, na puro, sabi nga ni Duterte, puro papi lang ang ipapakita mo sa China. Hindi ganun yun. Eh, pagtapos, sasabihin mo, desisyon ng UNCLOS. Ang tanong ko sa iyo, nirespeto ba ng China? Hindi nga nirespeto eh. Oh, gusto mo, hindi nirespeto. Hawayan ni Duterte, oh sige. Nabudol ka na ni Duterte, takot si Duterte. O sabihin mo ngayon kay Bongbong Marcos, ito po yung desisyon ng UNCLOS na nakita ko, ha, bakit hindi niyo po ito i-implement? Di ba? Kuya, komunismo ay may ibang sistema kontra sa demokrasya. Kaya mo hindi mo pwedeng ipilit yung intention mo sa kanila na makipag-usap. Eh ba't sinasabi nila may secret deal? Bakit may secret deal? Bukod tanging tayo lang ng mga bansa natin ang nakikipag-aaw, bakit yung iba tahimik na tahimik? Kagaya ng mga taga-Kalinga, Apayaw, Sir Spencer, na ang sabi nila, sa'yo ang papeles, sa amin ang lupa. Tama. Yeah. Tutulong po ang National Guard sa China, puro madaming missile. Alam mo, ang sinasabi ko dito, maging ano tayo, maging realistic tayo na talaga naman na, although totoo naman na tayo binubuli ng China, eh wala tayong magagawa eh. Kasalanan natin. Kasi bakit? Eh lahat ng naging gobyerno natin, pag mula kay Ferdinand Marcos Sr. hanggang before doon kay Noynoy Aquino, mga korap. Mga korap. Lahat ng sinasabi nyo na sa West Philippine Sea, minana lang ni Duterte yun. Dahil atin po ang dagat na natin hindi sa ibang bansa, kaya dapat tayo mismo ang kumilos. Tama naman yung sinasabi mo. Ang sinasabi ko dito, pwede kang makipag-usap doon. Hindi po pwedeng walang, hindi ka nila kausapin. Patawag mo yung ambassador. Kausapin mo si Jinping. Hiningi ka ng direct line kay Xi Jinping. Makipag-bargain ka para sa ikakatahimik ng bansa mo. Ang problema sa atin, ang tatapang niyo, pero ito mismo ang loob ng bansa natin, ay kurap. Yagibara, shout out. Kurap. Sa tingin mo, tutulungan tayo ng Amerika?
ano sinasabi ng Amerika, kaibigan daw tayo? Pamula nung ginagawa yung airstrip na yan, o yung sinasabi yung parang kampo ng China dyan sa West Philippines, alam ng Amerika yan, nakikita nila yan. Nakikita nila, bakit hindi nila tayo tinulungan? Bakit hindi nila tayo tinulungan? Kinukonstruct pa lang yan. Alam na ng mga Amerikano yan. E di ba niluluko tayo ng Amerikano? Tapos ngayon, susulat tayo na makipag-away tayo. Di ba? Tapos ito naman si Chris Ulo. Sasabihin na, budol daw siya ni Digong. Yung mga logic mo, hindi ko maintindihan kung saan mo pinagkukuha. Mahirap na lang murahin ito. Isang poster ito, hindi man lang pwedeng magawi. Kahit isang mangingisda, hindi man lang pwedeng mangingisda doon. Kasi ang iisipin natin, kahit atin yun, nanalo tayo sa korte ng International Court, kapag nagpunta tayo doon, baka isipin ng China, pinoprovoke natin sila at baka magkagera na. Ibig sabihin, gusto nyo ganun ang maging mindset ng mamamayang Pilipino, pati administrasyon Marcos? Anong klaseng ano? Talaga yun. Medyo na. Ganun ba ibig nyo sabihin? Ganun, para bang bahag na baka tumuntot natin sa doon lang? Yagi, masarap pa itlog nila. Alam mo, Chris Ulo, ewan ko kung ano pang paliwanag ang sasabihin ko sa'yo, ano? Puro ka yung decision sa, hindi nga kinikilala ng China, anong gagawin mo? Papadala mo yung Navy doon, bakit hindi mo padala ngayon? Ang sinasabi ko, tapos sasabihin mo, ano, papayag na. Hindi nga tayo pumapayag eh. Alam mo, sa pakikipaglaban Chris Ulo, tandaan mo, kung hindi mo kaya yung makipaggera, maraming klase ng pakikipagdigma, makipagdiskusyon ka, or makipaggera ka, mamimili ka sa dalawa, kung alin yung magiging kapakipakinabang sa mga mamamayan mo. Do you think na kung susunod, kung ginawa ni Presidente Duterte yung sinasabi mo? Sabi ko nga sa'yo, baka hindi ka na nagbablog ngayon. Diba? Eh, huwag kang mag-alala, magdarating tayo sa ganyan. Yung pag ipinilit niyo yung katwiran yung ganyan. May pilit nyo lang kasi inyo eh. Kahit na alam nyo na matidisgrasya kayo, ipinipilit nyo yung katwiran nyo na para sa ano pa yung paninindigan mo kung patay na yung mga mamamayan mong Pilipino na sinasabi mong ipinaglalaban nyo. Bakit nyo ilalaban ng gera? Saka yung Amerika, naniniwala ba kayong tutulungan tayo niyan? Diba? Krisuntog. Magbasa ka muna ng history ng Amerika. Isipin mo, nagpunta doon sa Amerika yung Japan, yung Pilipinas, yung Amerika. Bakit sinama ang Pilipinas doon? Sige nga, sagutin mo ako. O ako nasasagot. Kasi kailangan ng Amerika ang Pilipinas. Dahil ba gusto tayong tulungan, umaseso? Hindi. Di ba? Eh kung gusto lang tayong tulungan, bakit kailangan pa nilang maglagay ng base militar? So, ibig sabihin, kaya pinapatawag lagi si Presidente Bongbong Marcos kasi kailangan nila yung Pilipinas, gagawin nilang detachment o launching pad ng kanilang mga armas papunta sa kalaban nila. Ano kalaban nila? North Korea, China, Russia.
Hindi mo ba naiintindihan yun? Ang intensyon ng China ay ng Amerika is makapaglagay lang ng kanilang base militar sa Pilipinas, the same thing na katulad nun Japan. Diba? Eh yun ang mga citizen ng Japan nagre-reklamo na, alam nilang yung ginagawa ng kanilang prime minister. Kuya, nagsalita po ba si Bibi na hindi nga nagsasalita kasi ba, pag nagsalita ka no, gigirahin ka talaga no. Ang sinasabi ko dito, yung kanilang hakbang na ginagawa is papunta sa giyera. Eh saan pupunta yun? Ano eh, pupunta sa magandang usapan? Definitely, gulo ang pupuntahan ng kanilang tinatahak na gawain. Eh, yun mismo mga taga-Japan nga, sinasabi nila na yung ginagawa ng kanilang prime minister ay papunta sa kaguluhan at ayaw nila. Papalam, shoutout sa'yo. Nagtataka naman ako dito sa mga Pilipino na ito. Parang tuwan-tuwa pa kayo doon sa ginagawa tayong utu-utu ng mga Amerikano. Kasabihin nyo, mag-iimbes ang Amerika. Puntangin na, ba't ngayon lang kayo mag-iimbes? Eh, 2 taon na si Bongbong Marcos dyan ah. Kung galit kayo kay Duterte, natutuwa kayo kay Bongbong, eh bakit ngayon lang kayo magpatawag ng patawag kay Bongbong Marcos? Ang sabi lang po niya, manindigan tayo mga Pinoy, tumindig sa ating karapatan. Abe, lahat naman tayo tumitindig sa ating karapatan. Pero hindi sapat yung titindig ka lang sa karapatan mo nang wala kang gagawin. Ngayon, ang tanong doon, ano ba yung gagawin mo? Makikipag-balitaktakan ka ba? Makikipag-diskusyon ka lang o makikipag-bari lang ka? Eh kasi nga, pag tumayo ka nga doon at naglagay ka, kita mo nga binobomba ng tubig eh. So dapat mo talagang kahit ano mangyari, makipag-uusap ka regardless kung imposible hindi ka kausapin ng China, that's kalokohan. Pag hindi ka kinausap, patawag mo yung ambassador sa Pilipinas. Pag hindi ka pa rin kinausap, patanggal mo. Palisin mo yung ano. Total, gusto nyo lang ding, bakit hindi nyo paalisin yung embassy ng China sa Pilipinas para, oy, malis na kayo dito, binugulo nyo yung tinan mo ko ano mangyari. E gipitin lang kayo ng China sa kanilang trade. Ano eh, tapos na kayo eh. Oh, yung mga produkto niyo, wag nilang bilhin. Yung mga produkto na isanksyon ng Pilipinas, sa kayo kukuha. Hindi nyo manaisip yun. Puro kayo matapang, nabudol ako ng tikong. Tangin na nyo, hindi kayo palalamun. Mamamatay kayo sa katapangan nyo. Wala nang batas na pinag-uusapan, nag-aagawan nga eh. Ang makakaresolba dyan, dalawa. Mag-usap ang Pilipinas at China. Number one. Number two, mag-gyera ang China at ang Pilipinas. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, doon sa pag-gyera ng China at Pilipinas, mananalo ba tayo? Hindi. So bakit yun ang gagawin mo? Doon sa pakikipag-usap, mananalo ba tayo? Hindi tayo sure. Siguro matagal na panahon. 10 taon, 5 taon. Pero still, meron kang hope. Pero yung pag makikipag-gyera ka doon, baka isang, hindi ka abuti ng 6 na buwan, ubus yung mamamayang Pilipino mo. Dapat ganun ang presidente, iyon ang sinasabi ni Duterte. Kaya sa nag-status ko, umayag ng status ko, ayaw niyang madama yung mga mamamayang Pilipino. Eh kayo, ang yayabang niyo, nandyan nga kayo sa Pilipinas eh. Hindi kayo natatakot. Samantalang kami nasa ibang bansa eh,
pwede naman kami hindi umuwi dyan eh. Kami pa yung takot na takot. Walang yan. Diba? Hindi na intindihan itong mga katulad nito si Chris Untog. Hindi niya naintindihan yung mga galawan ng China at Amerika. Ginagamit lang tayo ng Amerika para yung base militar nila ay mailatag nila dyan sa Pilipinas. Eh bakit kailangan manggigil si ano doon? Eh to justify na. Kasi napaka-importante na magkaroon ng justification sa mamamayang Pilipino yung paglalagay nila ng base militar para tanggapin sila ng maluwag sa puso ng mga Pilipino. Ay, itong Amerikano, maganda nandito sa Pilipinas kasi ligtas tayo. Pero mali yung pag-iisip na yun. Mas mapapahamak tayo kapag may base militar ng Amerikano sa Pilipinas. Bakit? Napakaraming kaaway ng Amerika na hindi naman natin kaaway. Kuya, nakaharap na po ba kayo? Nakausap sa mga kahit na yun. Nako eh. Ikaw naman, Job. Montik na nga ako maging NPA eh. Oh, ano panahon ni Commander Bilog? Oh, montik na. Kung hindi ako nakapagpigil, baka tauhan ako ni Commander Bilog eh. Kilala mo si Commander Bilog. Diba? Nagpigil lang ako sa sarili ko. Sabi ko, walang mangyayari dito. Sa Bulacan. Oh, natatandaan mo si Commander Bilog sa Nevaisia. Oh. Pero nung yung mga semi-legal nung araw, nung high school ako, nandiyan sa Bulacan, sa may malapit kasi kami sa Doña Remedios Trinidad. Di ba kaya nga nagpunta dyan si General Palparan? Dahil yung Bulacan ay ano na lang NPA. Pinaglalakad nga kami sa kalye ni si General Palparan. Dyan nagkakasot General Palparan. Tatao kami sa... Kuya, may channel po yan at hindi. Hindi nga, ganito kasi yon. Nung high school ako, hindi ako nakatira doon sa lugar namin, sa bayan namin, doon sa isang bahay, sa lola ko. Pag-uwi ako, marami ng mga NPA doon, mga semi-legal, mga taga-UP, nagkukumbinse, nakikikahay sa amin, nakakasalamuha ako, manghihingi ng damit, makikitulog. Dalawa sa tiyuhin ko, pinatay ng NPA siya na Ibaisiya. Nung nasa na Ibaisiya ako, may pisan ako doon na yung nagpupumilit ako sumampa, pinigil niya ako. Marami akong kamag-anak na NPA. Sa Nueva Ecija. Diba? At saka ang China, hindi na nila niyayakap yung pagiging komunista katulad nung araw. Kaya nga sila naging nagbukas na sila ng nung araw kasi kung titingnan mo nung panahon nila Mao Zedong, nakasarado yung China, kumbaga, komunista nga eh. Iyan yung idol ng mga NPA sa Pilipinas. Ngayon, nung nagbukas na sila ng hindi na sila, iniisip mo na komunista nung araw, hindi na sila ngayon ganun. Maaaring yung kanilang partido, komunista, at yung kanilang may halo pa rin, pero hindi na katulad nung araw na ang daming ang mayaman doon eh.
Diba? Eh kung gusto mong ano yun ba na punta ka sa Nueva Ecija, sa Sapamburo, Palayan City. Sige, tanong mo doon. Para maintindihan mo. Hamon ko po sa Marcos. Hindi, kasi ang ginagawa kasi nila, kaya nila binabakbakan si Duterte. Kasi alam nilang palpak yung ginagawa nila, yung pag-handle nila sa dyan sa West Philippine Sea. Kasi alam nilang baka magkagulo eh. So ang didadahilan ngayon ng mga yan, kaya nila ginawa yun, it is because doon sa pagkakamali ni Presidente Duterte, itinatama lang nila. Kaya nga pinipilit nilang sabihin na mayroon secret deal. Nang yung secret deal na yun, kaya nila pinipilit-pilit yun to justify yung, kasi alam nilang ano eh, alam nilang pag nagkagulo, malaki magiging pananagutan nila sa mamamayang Pilipino. Isisisi nila ngayon yan sa mga Duterte. Nasasabihin ng mga yan, eh hindi, ginagawa lang namin yun, pinagtatanggol lang namin yung matagal na ako na dyan, 1980s pa eh. Yung pasintado. Dyan sa Palayan City, Natividad, Bungabong, Rizal. Matagal na ako doon. 1980s pa. Ngayon, punta ka doon sa Palayan City. Tanong mo, tanong mo kung sino yung kausap mo. Taga saan ka ba? Ilang taon ka na muna ba? Baka naman batang-bata ka pa. Di ba? Ilang taon ka na ba yung basintado? Sa ako nagtira dyan sa Palayan City. Bungabong, Natividad, Rizal. Ah, kutubato ka pa. Layo naman yan. Hindi tayo magkakaintindihan eh. Ang layo-layo mo, taga Cotabato ka eh. Eh ako taga ano. Hindi tayo magkakaintindihan yan yun. Kasi iba yung lugar mo, iba yung lugar na sinasabi ko. Basta't ako, sinasabi ko lang sa'yo, marami na ako nakasalamuhang NPA. May mga kaibigan ako, pinsan akong NPA. Iba nga, namatay na eh. Iba, pinatay ni Sumurender nung dumating si Palparan sa amin. Pinatay. Nag-surrender na nung araw eh. May mga kaso eh. Pinatay din ni Palparan nung grupo ni Palparan. Ano nga, ano yung si Palparan? Alam mo, si General Palparan, isa yan sa nakapagpabagsak ng mga NPA. Malaki ang contribution niyan si General Palparan sa pagpapabagsak ng mga NPA na yan. Saan ba? Magbakay ako doon. Saan ba yun? Kasi 70 na si Kuya Ismael. Hindi, nakakatawa itong mga ito eh, no? Ang laki ng problema niyo sa mga Duterte. I mean, bakit si Presidente Duterte, si Sara Duterte ng Sara, mga Duterte ang lagi niyong gustong banatan? Eh hindi naman yun ang problema ng bansa natin. Ang problema ng bansa natin, yung mga kahirapan, injustice, corruption, plus West Philippine Sea. Ba't nakapokus kayo sa West Philippine Sea? Sabi ni, salamat kapatas natin. Si Libag yung si Tita Missy.
Ah, puntahan mo si Tita Missy. Ikaw baka mo si Libag. Di ba? Puro kayo Duterte na Duterte, hindi naman. Di ba? Ah, taga na ba siya ka ba? Merlin? Oo, oh, eh, taga doon tatay ko eh, sa Palayan City. Saan ka ba doon sa, ano, Nueva Ecija? Palayan City kami. Ah, marami kong kamag-anak sa Rizal. Hindi rin niya kilala si Libag. Pakilala mo na DJK, ano, DJK. Para naman magkaroon na. Nagtataka talaga sa mga eh. Meron pa nga ako nadinig na isang BBM vlogger eh, no? Sabi niya, hindi ba sabi ni Duterte, yung droga, wala yan, sabi niya. Eh, yung anong magkita kasi kaibigan ko naman eh. Sabi niya, tatawa-tawa siya. O, tingnan niyo, sabi uli ni Digong, hindi nagdodroga si, ano, Maharlika. Ang ibig sabihin kasi ni Presidente Duterte doon, alam mo, Gapan, dyan lang eh. Pahin ang unang bayan ng Ebaisiya eh, Gapan eh. Pagtapos na San Miguel, Gapan ah. Ang ibig sabihin ni Presidente Duterte doon, may mas malala pa kaysa doon sa Pulburon issue laban kay Bongbong Marcos. Eh siyempre, naiintindihan ko naman yung vlogger siguro. Gusto lang niya pasamahin si Duterte. Ah, si Attorney Libag. baka si Attorney Libayan. Diba? Eh wala eh, ang daming mga vloggers na gigil na gigil kay Duterte talaga. Hindi ko maintindihan kung ano problema nila kay Presidente Duterte. Bakit hindi niyo panggigilan itong administrasyon na ito kung ano ba talaga kalalagayan ng bansa natin? Ang mahirap kasi sa inyo porque kumikita kayo diyan sa pagbablog niyo as a vlogger ni Tambaloslos. Eh nila sinasaalang-alang nyo na yung kapakanan ng ibang mga kababayan natin. Diba? Huwag gano'n, masama yun. Eh, yung kinikita nyo dyan sa YouTube nyo, panandalian lang yan. Diba? Hindi kasi, alam mo, yung bansa natin, ganito kasi yan eh, yung mamamayan natin at saka yung mga politiko, kailangan talagang reformahin. Without that, hindi tayo aasenso. Kasi bakit? Paano natin re-reformahin yung ating mga mamamayang Pilipino? Ang edad natin, sabihin natin 15 hanggang 15 years old hanggang 30, pwede mo pang i-reformahin yan. Pwede mo reformahin yan. Kaya lang, siyempre, dapat tanggalin mo muna yung mga politiko na talaga namang mga magnanakaw. Ang ibig sabihin dito, hindi talaga tayo makakaalis sa ganyan sitwasyon. Kasi tignan mo yung mga viewers ng mga BBM. Karamihan yan, may edad na katulad ko. Pero ang pag-iisip nila, hindi maayos. Kasi wala silang iniisip na hindi nila iniisip yung kapakanan ng mga taong bayan. Ang iniisip nila, yung kapakanan ng politiko. Kasi nga, nalaso na sila nung yung pag-iisip nila. I mean, kung gusto nating umasenso yung bansa natin, tanggalin natin yung mga politiko ngayon. Kaya nga sinasabi ko noon, dapat si Sara tumakbong presidente, at least siya, new generation. Kasi kung si Sara Duterte ang naging presidente, lahat ng mga politikong mga nakaupo na yan, Dilawan at mga Marcos,
malulusaw na yan eh. At from Sara Duterte, yung mga matatandang mga nandiyan na magnanakaw, tatagal yan, mamamatay na yan, magre-retiro eh. Ang re-reformahin mo ngayon yung 15 years old na mga kabataan, within 20 years, magiging 35 na yan, kung ang presidente mo ay maayos, yung magiging kaisipan ng mga 15 years old na yon, reformado na, magiging makabayan talaga yung totoo. So, yung 20 years na gagawin mong reforma, kung ikaw ang presidente, yung mga magnanakaw na, sabihin mo nang sila'y mga 50 o 55, that time, 75 na sila, kung hindi man sila makulong, sila'y matatanda na, maomi, yung iba dyan, patay na. Kumbaga, mawawala na yung mga kurap. Yung mga kurap, mamamatay. Baga mawawala na. Kaya lang, syempre, katulad niya na naging presidente si Bongbong Marcos, babalik na naman tayo doon sa mga... Kasi yung administrasyon ni Bongbong Marcos is dominated by Dilawan. So kung kaya nga sinisira nila itong si Sara Duterte, kasi ang ipapalit nila dyan ay mga Dilawan. So babalik na naman tayo doon sa dati. Maatras na naman yung bansa natin kasi puro korap na naman yung mauupo. Ngayon, paano magiging solusyon dyan? Yung, kung halimbawa lang, hindi ko naman sinabing ganit, pinananawagan ko, no? Kung yung mga sundalo ay makikialam dito at talagang sila mismo magsasabi, o oh, tama na kayong mga magnanakaw, it's about time na tayo pamunuan naman ng bata at new generation na presidente. Aalisin na namin yung, kumbaga, tigil nyo na yung pagnanakaw nyo. Sundalo lang ang makakagawa niyan. Ngayon, kung hindi tayo pakikialaman ng sundalo, walang mangyayari. Pabalik-balik lang tayo. Isipin mo, from 1965, Dilawan, Marcos, Marcos, Dilawan. O pagkatapos ni Marcos, Dilawan naman. Kasi hawak nila eh. Kaya lang, wala naman magagawa yung mga mamamayang Pilipino. So magtitiis talaga tayo sa kahirapan hanggang hindi natututo itong mga mamamayang Pilipino. Eh, kita mo naman, pinagtatanggol pa nila. Karamihan ang nagtatanggol dyan, mga matatanda at mga bata, na batang-bata. Kasi hindi nila alam yung history ng mga Marcos. At yung mga matatanda na yan, mga natulungan, nung panahon ni Ferdinand Edralin Marcos, sila yung nakinabang. Pero yung totoong nakakaalam ng history at nakaranas ng kahirapan nung panahon ng matandang Marcos at saka ng Dilawan, hindi iboboto yung Marcos at Dilawan. Huh? Nakapoko sa WPS para imbestigahan. Hindi, wala mangyayari sa bansa natin hanggang hindi tayo pinakikialaman ng mga sundalo. Nakakasawa, puro dila. Hanggang hindi nakikialam sa atin yung mga sundalo, walang mangyayari sa atin. Kaya nga kung minsan sabi ko, ano ba kayo, sundalo ba kayo ng politiko o sundalo kayo ng Pilipino? Mawari suga si Arato. Minsan nakakapanghina na ba na parang ano ba talagang mangyayari sa bansa natin? Diba? Katulad yan, umaasta pa na parang gustong makipag-gyera. Kasi yung lakad ni Bongbong Marcos na yan, gyera ang pupuntahan yan eh. Gera pupuntahan yan. Sa tingin mo, ano pupuntahan yan pag unlad ng bansa natin? Tangina, malabo yan. Huh? Ang kurap naman talaga yung si Marcos Sr. eh.
Eh siyempre, yung mga nakinabag na, alam mo, ang nagsasalita lang na magaling si Marcos, yung mga nung wala na si Marcos, at saka yung mga nakinabag kay Marcos. Kasi hindi nga nila alam yung pinaggagawa ni Marcos. Eh hindi pa nga sila buhay nung presidente si Ferdinand Marcos Sr. Kaya ang pinaniniwalaan nila, yung mga kinukwento sa kanila na pro-Marcos. Di ba? Mawa naman si Chris. Eh, yung nasabi niya, nabudol daw siya ni Tatay Digong eh. Hindi ko alam na si Tatay Digong pala, magbubudol na. Si Chris Ulo, hindi. Hmm. Ay, mangyayari sa atin dyan, natanles. Kasi nga, yung bansa natin pinamumugaran ng Dilawan at Marcos. Sila yung problema ng bansa natin, hindi naman si... Nagtataka talaga ako eh. Ang pinalalabas nila ngayon, ang problema ng bansa natin, mga Duterte, ay kayong mga BBM at mga Dilawan, kayo ang problema ng Pilipinas, hindi si Duterte. From 1965 hanggang nung panahon ni Noynoy at panahon ni Bongbong, kayo yung namamahala. Isipin mo, si Presidente Duterte, 6 na taon lang. Kayo, ilang taon kayong namuno? 50 years. 50 years. Anong nagawa niyo, mga Dilawan at Marcos? Tapos si Duterte, 6 years, nagka-COVID pa ng 2 years. Abi, gigil na gigil kayo. Di ba kayo mga gago? Di ba kayo mga tanga na naniniwala dyan sa Dilawan at saka sa Marcos? Ano, nakapagpatayo lang ng hospital at building the pilot nila si Marcos? Bilib na kayo. Nakapagpatayo na kayo. Eh, anong gusto niyong gawin ni Marcos Sr. magpresidente ng 20 years na walang gagawin? Ha? Natatawa lang ako sa inyo. And then, si Ferdinand Marcos naging presidente yata ng 1965. Parang ganon. Oo. 1965. Hanggang 1980... Oh, 1969 ba? O sige, 69. 1969. Ako, ipinanganak ako 1965. Kaya ako, inabutan ko yung mga lahat ng presidente buhat kay Bongbong kay Ferdinand Marcos. Hindi, kasi 1960, alam ko 1965 eh, ewan ko. Tingnan ko rin. Tingnan natin kung kailan ba talaga. Alam ko 1965 eh. Tignan natin. Oh, 1965, hindi 1969. Oh, balik ka naman, Yob. Muntik na akong malito sa'yo. 1965 siya naging presidente. From 1965 to 1986, napatalsik siya. Kaya nga 20 years eh. 21 years eh. Si Bongbong Marcos nung araw pa-drag racing lang yan dyan sa Green Hills, sila ni Jackie Enrile sinasara nila yung Green Hills, kaya mahilig yan sa car racing.
Nung binata yan, ganyan lang ang pinagagagawa niyan. Oo. Diba? Ito namang mga nagsasalita na ito, akala mo eh, ano ah, tatang kayo ng tatang sa akin. Eh, bata nga kayo, kaya nga tatanga-tanga kayo sa history. Kaya tatanga-tanga kayo sa history kasi mga bata kayo. Dumidepense, naniniwala lang kayo kung ano yung kinukwento sa inyo. At nababasa nyo, of course. Nag-drag racing, yung kotse. Hindi mo alam yung drag racing. Eh sabi nga ni Chris, umulod, duwag daw si... Naduduwag daw sa China si... Na? Oh, diyan sa... It's too lazy, the ad carefree, Marcos. Happy go lucky yung si Bongbong Marcos nung araw. Tapos sasabihin nila, magaling. Eh, maski naman yung tatay niya, sinasabi, di ba? Oh, ayan, harangan ng Colon House sa Quezon Boulevard. Yun lang ang mga pinaggagawa nung araw ni BBM. Party-party. Ang sikat na sikat nung araw, si Jackie Enrile. Ah, si anak ni Juan Ponce Enrile. Kapag narinig mo na yung pangalan ni Jackie Enrile, kilabutan ka na. Eh, tapos itong mga ito, kung makapagsalita, akala mo, Diyos ko. Di ba? Matawa talaga ako dito kay Chris Olo eh. Second year nga lang kasi nakwacha lang nakwacha. Eh puro nga dito sa Pilipinas. Di ba nga yung Beatles? Kaya ano, dahil sa kanila. Shipping mo yun. Ito lang, nagbenta sa West Philippine Sea. Dilawa naman ang nagbenta sa dyan sa Facebook. Di ba kung 18 sabi ni Parlade, marami. Eh kasi panahon nga ni Pinoy nangyari yung ano eh, yung kasunduan dyan eh, hindi naman kay Duterte. Ang ginawa lang ni Duterte, status ko, kumbaga, walang gagalaw. Kung ano yung nandyan, iyan na yun. Yun ang hindi maintindihan itong mga bobo na ito. Kasi kung gustong mangyari kasi nitong mga ito, katulad ni Chris Untog, ang gusto niyang mangyari, yung kung ano yung dinatnan niya, halimbawa, katulad nung kay Pinoy, nagkaroon ng agreement sila Pinoy, ang gustong mangyari ni Chris Untog, dahil may agreement itong si Pinoy na sa tingin niya hindi pabor sa Pilipinas, eh gumawa ng magano si Duterte, kumbaga siya yung bumawi. Eh sino ba nga sabi nga ni Duterte, ah, gusto niyang mag-drill o mag-explore ng langis dyan sa ano. Ano sabi ni Xi Jinping? Eh, that is a trouble. A big trouble. O, anong ibig sabihin ng Chris Untog? Kung may utak ka, alam mo yun. Ibig sabihin, pag may trouble, magkakaproblema yung bansa natin. Ang tanong, kung itinuloy ba ni Duterte at nagtapang-tapangan si Duterte, sinong mapeperhisyo? Eh buti kung ikaw lang Chris Untog ang mamamatay. Abi maraming mamamatay ng mga Pilipino. Ayun yung totoong presidente. Hindi yung puro yabang. Eh kung ikaw pala presidente, patayin na tayong lahat ngayon. Kasi hindi masamang umamin ng ikaw ay mahina. Hindi magpalakas ka. Diba? Eh paano tayo magpapalakas? Instead na magkaroon tayo ng military modernization, ninanakaw ng mga politikong hinahangaan mo, Chris Untog. Diba? Kaya nga, noong 1972, nagdeklara ng martial law. Nung matapos yung termino niya,
Yata, mag-i-election, no? Ano pa? Matatapos yung pangalawang termino. Nagdeklara ng Marcelo si Marcos kasi ayaw nang bumaba. Nakapattern kasi yung ano natin sa Amerika eh. Sa Amerika kasi, 4 years with re-election. Noong panahon ni Marcos, 4 years with re-election. Eh, ayaw niyang umalis. Nagdeklara ng Marcelo. Diba? Tangin eh. Magbasa-basa muna kayo ng totoong history, Chris Untog. Tsaka yung kayabangan Chris Untog, hindi kinukonsider ang katapangan. Tandaan mo, Chris Untog, ang katapangan, kung ikaw ay presidente, para maging matapang ka na tinatawag, hindi dahil lang sa gusto mong pumalag o makipag-gera. Mas matapang ka na presidente kung kakainin mo yung pride mo para lang mailigtas mo yung mga mamamayang Pilipino mo. Yun yung matapang na presidente. Eh, sukdo lang bumaba ang iyong katayuan sa pakikipag-usap para lang mailigtas mo yung mamamayan mo. Yun yung magandang presidente. Ano yung mayabang na presidente? Ang mayabang na presidente, alam na alam mo na mamamatay yung mamamayan mo at hindi ka mananalo, pero ipinipilit mong makipaglaban. That is kayabangan. Naintindihan mo, Chris Ulo? Ano ngayon yung presidente Bongbong Marcos mo? Ano ngayon yung ginagawa ng administrasyon nyo? Kayabangan. Diba? Kaya ka nga inilagay na presidente dyan eh, to protect your people. Eh bakit susuong mo sa giyera? Huwag nyo sasabihin walang hindi giyera yung pinupuntahan niya. May mga naglalagay kayo ng base militar ng Amerikano. Para saan yun? Ano eh, para sa ekonomiya. Tapos punta siya ng punta sa Amerika. Yung Japan, ano sabi ng mga Japan citizen? Oh, eh, ayaw namin, nagagalit kami kay Kishida kasi yung the way how he work is papunta sa gera. Raycam, shout out sa'yo. Clay Cruz. Ayun ang mahirap sa iyo eh, Chris Untog eh. Kung masabihan mo si Duterte, akala mo ka na kung sino. Akala mo ikaw yung may malasakit sa taong bayan. Hindi pag mamalasakit sa taong bayan yan. Bibigyan na lang kita ng isang halimbawa. Halimbawa yung anak mo ay mapapahamak. Eh dahil ikaw yung magulang. Ngayon, kung makikiusap ka doon sa kaaway ng anak mo, siyempre parang bababa ang pagkalalaki mo, pagkatatay mo. Or, kung gusto mong tumaas yung pagiging tatay mo, kilalanin kang matapat, aawayin mo na lang yung gustong pumatay sa anak mo, halimbawa. Ano lang gagawin mo doon? Ako, tingin ko, gagawin mo yung makipag-away eh. Kasi mayabang ka mga tuwiran. Wala ka sa ayos. Ang iniintindi mo lang yung kayabangan mo, yung nagpapahanga ka na kunyari matapang ka. Pero in fact, wala ka naman talagang magagawa. Master TV, shout out sa'yo. Yan ang mahirap sa atin eh. Hindi tayo, ano, Noli Garbo, shout out. Ang matapang na tao, Chris Untog, yung marunong umamin ng kahinaan at marunong umamin ng kamalian, yun ang matapang na tao kasi meron kang tapang para tanggapin mo na ikaw ay may kahinaan. And from there, yung kahinaan mo, pwede mong i-improve para lumakas ka. Enak lang po siya, maastang malakas yung bal si Presidente Bongbong Marcos. Eh, alam mo naman ang mahina. Paano po mag-i-improve yan? Ganito yan, Chris Ulo. Meron ako nung ako yung building administrator. Madalas ko ito yung kwento. Sabi ko ito sa boss kong Chinese.
Sir, yung engineer eh, sinabi ko, mali yun eh. Mali-mali yun eh. Kasi kumakapak eh, yung simento. Mga plastering, tingin ko may kapak, gagan. Tinawag niya ngayon yung engineer. Ah, sabi ni Spencer, ganito-ganito. Eh, sabi niya, hindi, mali. Hindi, puro siya tama. Hindi, malis. Hindi na nakipagtalian mo ko. Sabi ko, sir, anong sabi? Ayoko kausap yan. Sabi niya, bakit? Eh, marunong na Spencer eh. Hindi na matututo yung tratado na yan. Bakit ka ako hindi matututo, sir? Eh, engineer yan. Eh, sabi niya, alam niya lahat eh. Ano pa matututuan mo kung alam mo na lahat? Kinabukasan, tinanggal nung amo ko. Putang lang yan, sabi niya sa akin. Mumur din yung amo ko eh. Alam mo, Spencer, meron akong alam na hindi mo alam. At may alam ka na hindi ko alam. Regardless kung ay siya engineer ako hindi, definitely meron siyang hindi alam na alam ko. So kung hindi ko sasabihin yan lahat niya'y alam, abe ano pang purpose niya rito sa mundo? Alam mo na pala lahat eh. Hindi ka na matututo. Ang tawag doon, bobo, Chris Untog. Pag alam mo na lahat, bobo yon. Kasi hindi ka na willing, ano pang papakinggan mo na hindi mo alam? Claire Cruz, ayan, Casmay. Basta hindi ka pa maglalight. Ang tao kasi, para matuto ka, dapat marunong kang tumanggap ng mali. Kasi kung hindi ka tatanggap ng mali, hindi ka matututo. Anong itatama mo kung hindi mo tatanggapin yung mali? Kaya karamihan ng mayayabang napapahamak. Oh, meron tayong presidenteng matapang. Sana naman huwag matuloy. Kasi pag yung katapangan kasi kumisa kabobohan din yan eh. Oh, magkasama yan yung matapang at mayabang, magkakapatid yan. Parang yung sinungaling at magnanakaw, magkapatid yan. Yung mayabang at matapang, magkapatid din yan. Pero parehong apahamakan na nga abutin yan. Oo. Oh. Eh magyabang ka ba naman na matapang ka, eh wala ka naman kaya. Diba? Sabi ng amo ko, yung check, manood na lang daw ako ng Netflix, iwas stress. Hindi, tayo naman kasi, ano lang eh, kumbaga, concerned lang tayo sa nangyayari. Dapat talaga, may alam tayo sa nangyayari sa bansa natin. Hindi naman pwedeng wala. Kasi pagsasamantalahan nila yun. Oo. Yung tunay na matapang Michael de la Cruz, yung marunong magpakumbaba, marunong tumanggap ng mali. Sinatapos daw siya. Butang Netflix yan eh. Nakakabusit ng panoorin eh. Paulit-ulit na lang. Tapos yung iba, series. Pag series, di ko pinapanood, Buster. Nabubusit ako. Tagir eh. Na? Ewan ko sa'yo, Chris Untog, kung anong... Eh, pagpatuloy mo lang yan, kakapera kaya ta dyan eh. Nakatapang ang pulburo, kaya nagpulburo siya para hindi mawala ang tapang. Ewan ko kung ano mangyayari sa bansa natin. Ako eh. Ang pag-asa ko na lang dito talaga, yung law and order maganda. Yung sundalo, kasi yun lang naman talaga makakatulong sa atin eh. Wala lang iba. Oh, eh, kaya lang, yung sundalo, sabi ko nga sa inyo, yung mga mabababa ang ranggo, okay pa yan. Pero pagka yung mga official na, mga general, wala kang asahan dyan. Kasi pro ano yan, pinoproteksyonan na nila yung ranggo nila. Kumbaga yung pagiging chief of staff nila, yung pagiging PNP chief. Kumbaga, sunod lang na sunod yan sa kanilang commander-in-chief. Takot sila sa commander-in-chief, hindi sila takot sa tao. Oo, ganun yung mga general na yan. Pero yung mga mabababa ang rango, of course, mga ano pa yan,
maiinit pa dugo niya, no, yung kernel pababa. Hindi pa sila politicized masyado eh. Pero pag naging general ka na, 90% politicized yan. Kasi meron na silang ano eh, layunin talaga sa sarili nila eh. Yung si General Magalo nga lang ang, kuya, kahit pa nawagan sa mga kawal ng proseso pa rin po yan sa pamagitan ng loyal. Anong loyalty check? Oh, pero yung mga kernel na pababa, yung mga ano yan, mga idealistic pa yan, hindi pa yan takot sa mga politiko. Kaya nga sinasabi ko dito sa bansa natin, ang problema kasi ng bansa natin, hindi naman pera eh. Politiko. Kaya nga yun sinasabi kung bago natin palitan yung konstitusyon, palitan natin yung mga politiko. Eh, sino lang ang pwedeng magpalit yan? Either magkaroon ng people's power o magkaroon ng military takeover. Yun lang yun. Pero kung dadaanin pa rin sa eleksyon, at sila-sila pa rin, mananalo pa rin yung mga yan. Eh. Kasi may pera, kaya nga sila nagnanakaw. Eh, corrupt din yung ibang mga butante. Siyempre, mahihirap yung iba. Eh, mas marami yung mahirap na butante. Hindi mo naman sila masisi. Binibigyan sila ng pera, alam nga, hindi nila tanggapin. So, sa akin, dapat magkaroon man lang, magkaroon ng revolutionary government na ang uupo ay yung malinis talaga. From there, mag-uumpisa tayo doon. Pero kung hindi ganun ang mangyayari, paulit-ulit lang tayo dito. Diba? Wala eh, ganun talaga eh. Hindi mo naman maobliga yung mga tao kasi wala nang may karamihan naman ang mahihirap sa Pilipinas, abala sa paghahanap ng pagkain. So, napagsasamantalahan ng mga politiko yun na hindi sila balingan ng mga nangyayari pa, pumapabor pa sa kanila pag nabigyan ng konting pera. Di ba? So, kung sinasabi ko dito, either kung gusto nating umasenso yung bansa natin, tanggalin natin yung mga politiko na yan. Kasi sila-sila lang yan eh. Dilawan, Marcos, Dilawan. From first generation, magiging second generation. Eh gusto niyo pa ba paabutin sa third generation, like Sandro Marcos? Nakakatuwa yung bansa natin eh. Hindi naman tayo kingdom, pero sila lang na sila namumuno. Gumagastos pa tayo ng eleksyon, eh sila-sila rin yun. Diba? Ba't di na lang natin gawin Kingdom of Philippines yung ating bansa para at least makasave tayo sa pagbaano ng eleksyon. Eh sila-sila rin eh. Ala rin naman nangyayari. Magnanakaw uli. Magnanakaw. I mean, nakakatawa eh. Napaka. Kumbaga, sinasabi ko, bakit hindi man lang makialam itong mga sundalo? Total, kayo naman ang protector ng Filipino people. Hindi niyo ba nakikita na yung mga politiko ang problema ng bansa natin? Bakit kayo natatakot ipagtanggol yung mga Pilipino? Di ba? Pwede naman palitan mo yung, tanggalin mo yung mga ayan at kumuha kayo ng, kung gusto nyo, kayo mamuno, ayusin nyo lang. Of course, medyo babagsak yung ano natin, pero ganun talaga eh, kesa naman habang buhay tayo bumagsak. Eh kung nagkaroon ng military takeover, eh, siguro babagsak tayo ng mga isa, 6 na buwan o 1 taon. Tsaka nyo ayusin. Kesa naman na ganitong nakaw ng nakaw kung ano na pinagagagawa ng mga ito. Eh tapos papalitan kung saan pa mapupunta. Haba pa. Eh yun yung sinasabi ko na iniisip ko lang. Di ko naman sinasabing gawin nyo. Diba? Eh, kayo lang ang pwedeng gumawa nun, mga soldier. Walang ibang pwedeng gumawa nun kundi kayo. Diba? Eh, kung hindi nyo kung gagawin para sa taong bayan. Kasi hindi, kung ang aantayin mo dyan yung mga general, hindi kikilos yung mga yan. Nakikinabang sila eh. Nakikinabang sila, di ba?
Ay, Pinaito, salamat sa super sticker. Salamat. Salamat. Nakikinabang kasi sila sa pamunuan. Pag ikay general ka na, malaki na ang pakinabang mo sa administrasyon. Hindi katulad ng private. Kita mo nga, yung mga private. Puta, yung mga anak. Isipin mo ha, yung mga anak ng private na mga sundalo. Yung iba niyan, hindi nakakapag-aral. Makapag-aral man, nakatsinelas. Samantalang yung mga general, kung saan nag-aaral ang mga anak niya. Mesa Beda, Mesa UP, pakotsi pa. Pero yung mga nakikipagbarilan talaga, yung mga anak niyan, makita mo, tumutulo si Pun. Kaya yung sabi ni Presidente Duterte na lahat yung mga sundalo, hindi lahat ay kay Bongbong Marcos. Totoo yun. Ang kakapilang ni Bongbong Marcos diyan, yung mga general. Eh sa ngayon, sumusunod pa yung mga nasa ilalim niya. Pero siyempre, pag napikon yung mga yan, eh, alaman silang magagawa. Diba? Kasi kawawa rin yung mga sundalong ano eh, yung mabababa ang rango eh. Sipin mo, sila yung nakikipagbarilan eh. Yung isa nga, inasar pa ni Rapi Tulpo, di ba? Eh, naniwala kayo sa mga general na yan na hindi sila ano. Mga ano na yan, mga... Kita nyo naman ang mga buhay ng mga yan, di ba? Paglulokohin nyo kami. Salamat ma'am Pinay ito, ha. Salamat sa super sticker. Eh, pag nagretiro yung mga yan, eh, isipin mo, may mga farm. May mga rest house. Nung pumasok sila sundalo, nag-PMA, karamihan yan, mga middle class lang, o. Mahihirap din katulad natin. Madalang naman yung mayaman na pumasok sa PMA. Sabihin, hindi sila mayaman. Pero paglabas nila dyan sa serbisyo, mayamang mayaman. Okay lang sana kung mayaman-yaman lang. Baka siguro sa sweldo. Pero yung magkaroon ka na lang maraming farm. Sabi ko na yun sa sweldo mo. Sa sweldo mo, malabo yata yun. Bakit di ka na ba gumagastos? So mga kurap din yung mga iba dyan. Hindi ako naniniwala, hindi kurap yung mga... Kaya nga pag naging general yung mga yan, talagang takot sila sa politiko. Takot sila sa politiko. May mga general na... Sir Kera, pwede ng withdrawal support. Agad maraming issue si Marcos, hindi pa rin sila kumikilas. Si Erap kasi galit ang Amerikano dyan. Di ba nga sinasabi ko sa inyo, kaya napakalakas ang loob ng administrasyon na ito na hindi siya kukuditahin basta-basta. Kasi nasa likod ni Bongbong Marcos, Amerikano. Eh yung mga kasundalo natin, karamihan niya pro-American. Lalong-lalo na yung mga general. Mga pro-American niya. Kaya hindi nila masyadong pinagtitripan nung si Bongbong Marcos. Eh kung sinili, ano yan, di tinanggal na nila yan. Huh? Yung mga general kasi mga ano yan. Kaya nagpapaniwalang masyado. Galit ngayon, katulad yan, meron silang manifesto laban kay Rapi Tulpo. Ako naniniwala naman ako doon sa reason nila kung bakit nila ginawa yung manifesto. Talagang abusado ng, may pagka-abusado at bastos si Rapi Tulpo. Hindi naman natin pwedeng ikailayo. Totoo naman yun. Kaya lang ang tanong ko dito sa mga retired PMAer na ito, bakit ngayon yun lang sinasabi? Eh si Rapi Tulpo, 2 taon pa lang nagiging senador. So ibig sabihin, nung yung namatay na sundalo, hindi pa senador si Rapi Tulpo. Kung takot kayo sa politiko, hindi pa naman politiko si Rapi Tulpo noon. So bakit lagi yung pinagbibigyan yung kapritso ni Rapi Tulpo? Kasi journalist siya at malaki ang subscriber niya.
takot kasi kayo na batata ni Rapi Tulpo. Di ba? Eh kung takot kayo dyan sa ganyang klase, pero klase kayong mga, paano nyo ipag, yung mga tauhan nyo, hindi nyo maipagtanggol, eh paano may pagtatanggol nyo yung mga taong bayan? Eh, Rapi Tulpo pa lang ang tumatawag sa inyo. Halos ipagkalulo nyo na yung mga tauhan nyo. Maraming beses ako nakakapanood ng ganyan eh. Meron nga isang, paulit-ulit, hindi ko nga makalimutan yun eh. Isang kapitan ng pulis. May nagreklamo kay Rapi Tulpo. Hindi naman involved yung kapitan ng pulis. Parang hindi ko maintindihan kung happy siya doon o ano. Ang nag-imbestiga yung tauhan, eh parang sabi nung ni Rapi Tulpo, alam niyo po ba? Sinagot eh, hindi naman po sila lumalapit. Parang ganon. O parang hindi alam. Basta meron sinabi yung kapitan na po, hindi gusto ni Rapi Tulpo. Pero wala namang masama doon na sinabi nung kapitan. Alam mo ginawa ni Rapi Tulpo? Binakbakan ng binakbakan yung kapitan. Hindi pala siya, tinawag yung superior, yung colonel. Pinare-retrain yung kapitan ng pulis. Pumayag naman yung superior. Eh kung di ba naman kayo mga gunggong? Ngayon, nagre-reklamo kayo samantalang nung kayo nasa active duty. Eh bigay ng pabor kay Rapi Tulpo. Kaya nga siya nagkaganyan eh. Kaya naging dragon si Rapi Tulpo dahil din sa inyong mga general ng pulis at militar. Kasi bakit? Kapag ka binabastos yung mga tauhan nyo, kinakampihan nyo pa si Rapi Tulpo. Kaya takot na takot yung mga sundalo pag si Rapi Tulpo na ang kausap. Hindi sila takot kay Rapi Tulpo. Takot sila na isusumbong ni Rapi Tulpo sa inyo, nakakampihan nyo. Yun yung totoo noon. Ngayon, magpuprotesta kayo, meron kayong manifesto. Ano silbi niyan? Bakit masama bang kontrahin nyo si Rapi Tulpo kung mali? Problema kasi kayo, kayo mismo mga kapulisan, hindi nyo kaya proteksyonan nyo sarili yung mga tauhan nyo. Ang pinoproteksyonan nyo lang yung sarili nyo. Natatakot kayo pag hindi nyo pinagbigyan si Rapi Tulpo, babakbakan kayo ni Rapi Tulpo. Beno klase kayong pulis at militar pag ganun ang katwiran nyo. Meron na ako nakita isang sumagot dyan eh. Kernel yata, galit na galit sa kanya. Yun sana ang gawin nyo. Hindi ko sino pa yung mga general. Meron nga isang general dyan, puri-puri ni Rapi Tulpo, yung pag nagalit ang nanay, eh, gagano nang ka, yung si general ganon, ang aplido. Puri-puri niya, eh, paano, lagi pinagbibigyan si Rapi Tulpo. Isipin mo sa Senado, si General Galvez, sinigaw-sigawan niya, sinagot din siya, di ba? Eh kayo ang nagpalaki ng gumawang dragon kay Rapi Tulpo. Ngayon, kayo ang binubugahan, nagagalit kayo. Kayo mismo, yung mga korup na politiko, mga korup na pulis, na opisyal. Wala pa ako nakitang general na inaway si Rapi Tulpo. Puro yes, Mr. Tulpo, Mr. Rapi, idol. Idol pa nga tawag din eh. Mga putain eh. Nakamun ba? Ibi mo, general, tatawagin mong idol si Rapi Tulpo. Ang iis, puro kabastusan. Kaya nga, natatawa ako dito sa mga nagmamanipesto na ito. Noong araw, bilib na bilib kay Duterte yan. Yung mga ayan, ginagamit-gamit din nila si Duterte. Anong bandang ulit, binabakbaka na si Duterte. Di ba? Tapos ngayon, sabi ko sa inyo, natatawa na lang ako dito sa bansa natin. Kung kailan kayo nag-retire, saka kayo maangas. Nung nasa active duty kayo, hindi nyo magawa yan. O kayong mga natitira pa dyan sa active duty, pakita nyo naman sa taong bayan na kayo ay para sa tao, hindi para sa politiko. Walang iya kayo.
Hindi ko maintindihan sa inyo. Pinagtatawanan lang kayo ni Rapi Tulpo. Ano sabi sa inyo ni Rapi Tulpo? You cannot break me. Hindi niyo rin siya kaya basagin. Made na siya eh. Sinong gumawa sa kanya? Kayong mga general na mga kapulisan at mga kasundaluhan. Bakit? Inispoiled niyo si Rapi Tulpo. Bilib na bilib sa kanila yung kay Rapi Tulpo yung tao. Kaya sila nanalong senador. Kasi bakit? Ang alam nila, ang resolve ng problema nila, si Rapi Tulpo. Ang hindi nila alam, ginagamit ni Rapi Tulpo itong kapulisan at mga politiko para yung problema nung nagpupunta sa kanya ay ma-resolve. Ito namang mga tangang follower ni Rapi Tulpo. Pasalamat ng pasalamat kay Rapi Tulpo. Si Rapi Tulpo ba nag-resolve ng problema niya? Hindi naman siya awtoridad. Police ang nag-resolve ng problema niyo. Pinagkakitaan lang kayo ni Rapi Tulpo, binigyan kayo ng konting pera. Iyon yung totoo noon. Nagamit ni Rapi Tulpo itong mga complainant at saka itong mga police o kung sino man yung tinatawagan niya para sa sarili niyang kapakanan. Ano yun? Iyangat yung sarili niya at kumita siya. Yun ang totoo doon. Wala namang masama sa kumita ka. Kaya lang kumisan yung mga ibang yung mga thumbnail lang nito na puro bastos eh. Saka nakakita ng matutulungin na ang thumbnail pa lang, kabastusan na. No? Naiwan ko sa inyo. Si General Magalong, magaling talaga yan. Si General Lacson. Ayan yung mga general na kilala ko. Pero yung mga iba, yung mga kasama ni Lacson, galit sa weteng. Anak lang po tayo, kami nagbibigay sa inyo nung araw eh. Ayoko na lang pangalanan. Binibigyan namin kayo nung araw. Mga provincial commander pa kayo. Tigil-tigilan nyo nga ako ng weteng. Eto si Magalong, talagang magaling ito. Bilib ako dito kahit na lang asar ako sa manugang nito. Talagang magaling ito. Dapat kasi naging PNP chief ito. Kaya lang, politika. Isipin mo, nag-imbestiga sa mama asapan. Pinag-imbestiga siya. Nung sasabit si Pinoy, inaawat siya. Nung hindi siya magpaawat, tapos ang karir mo. Di ba? Kaya lang, magkaiba kayo ng dugo ni General Magalong, attorney. Magalong ka siya, ikaw libayan. Di mo pwedeng ihambing yung sarili mo kay General Magalong. Dahil Magalong ang aplido na wala kayong bloodline. Magaling talaga yung biyanan mo, hindi mo katulad. Ako, magpapaalam na ako. Maraming salamat. Happy na ito. Salamat sa super sticker at saka sa mga nag-subscribe. Pera-pera lang. Katapat ng katulad ni Chris Sutot. Galit ito si Pinay ito. Yan ah. Salamat sa mga nag-subscribe po at saka sa mga nanood. Isang oras na pala akong mahigit dito. Basintado, salamat din ha. LC, salamat. Shoutout sa inyong lahat. Ano? Tama, hindi kong bisita sa pamunod ng BBM. MB, servisyo na ba? Abangan na lang natin kung ano gagawin ni Bongbong Marcos sa bansa natin. At tayo magagawa, ay tayo tulungan ng sundalo eh. Ganun talaga. Alam nyo, ang makakatulong lang sa atin, sundalo. Wala nang iba. Hindi yung pagdadaldaldaldal namin dito, hindi yung kung sino-sino, wala. Kasi kwento lang yan eh. Parang ano lang yan, nanalo tayo sa UNCLOS, hindi naman natin in-implement. Kasi nga, hindi naman tayo mananalo.
dapat mag-implement nun, Amerika. Eh dito kasi, daldal tayo ng daldal, wala naman mag-i-implement. Supposed to be, yung ating kahinaingan, yung ating mga ayaw, ang dapat mag-i-implement niya, sundalo, eh wala eh. Oh, eh. Yan talaga. Di ba? Kung makakapag-abroad kayo, mag-abroad na lang kayo, gano'n na lang yun. Kesa naman sa... Babay na po. Salamat.